umuulan ng mga tropeyo kung saan man ako naroroon. Guess where I am? Teka muna, bago guess where I am, guess muna kung sino sila. Oh, hindi nyo pa nakikilala? Si Ate Maria, oh! Babing baby pa, Maricel Soriano. Si Gabby Concepcion, hindi nagbabago. The late Alfie Anido na napakagwapo. William Martinez, Nuki Serna, Dina Bonnevie, Albert Martinez, and Jimmy Melendez. Oh, sila ang mga tinaguriang original Regal Babies. Pero marami pang iba at marami pa talagang mga sumunod. Pero ang kailangan nyo makilala ay ang nag-iisa ngayong Regal Baby ni Mother Lily. You wanna know what she's all about? Eto, sundan nyo ako. Meet the favorite and number one Regal Baby of all, the real baby of Mother Lily, Rosel Monteverde! Hello. Ayan! Hindi na mapigilan. Buti naman may time ka, Corina. Ano ba namang time? Binigyan mo ako ng appointment. Hindi ko talaga. Kaya hindi ka na makakawala. Okay. Hindi na siya makakawala. Handa ka na ba na isiwalat ang lahat ng mga juicy na mga sikreto ng buhay ng mga artista na pumailalim sa Regal? Oh no. Pero I think game naman. Go. Game! Handa na ba kayo? Eto na kami sa mga sikreto that only Rosel Monteverde can tell. At ang tagapagmana at ngayon big boss ng Regal Films, eto na Rosel Monteverde in the house! Woo! Tagapagmana talaga, parang mana po. Ang mana galing po. O, di ba? So, siya na nga ang nagmana ng kaharian at ng sakit ng ulo. Di ba? So, ang tawag din namin sa'yo ay Mother Rosel. Oh, okay. Totoo ba? Mother Rosel, parang Mother Lily. Mother Rosel. Okay, if that's what you want, why not, diba? Why not, why not? Pero, ang Regal ngayon ay nasa ika-anim na pong anibersaryo niya. Mm-hmm. Diba? So, parang na itong tribute, hindi lang, syempre sa Regal, kung hindi kay Mother Lily. Yes. Right? And Rosel doesn't mind, why not? So, paano ba nagsimula ang Regal? Hindi ba ito dati, 1962? Distributor ng foreign films. Yes, tama ka dyan, Corina. Yes. So, actually, nag-start siya doon because my grandfather owned cinemas in Manila before. These were Podman Theater and Dilson Theater. So, they needed content, as what we call now content, pero uh-huh. Actually, pelikula noon. So, my father would go abroad with mother to purchase foreign movies to distribute it here in the Philippines. Parang ganun din ngayon. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Production na talaga. No, I mean, other people who do foreign film distribution, ganun ang ginagawa. Yes, yes. Ano-ano nga ba yung mga super hits ninyo dati? Kilala ko lahat. Siyempre, ng mga pelikulang yun. Okay. Oo. Kasi, syempre, sinasabi lagi ni Mother, yung All Mine to Give, that they only bought it for $500. Oh. And then, it made so much money. Wow. Yeah, nakakaiyak yung pelikulang yun. Tapos, ano pa ba? Godzilla. Yeah, yes. Godzilla, my favorite because I would go to the theater and watch it. And also, yung Ultraman, the Japanese version, the original Japanese version. Wow. Ultraman. And, ang namumuno noon sa pagpili ng mga pelikula was your mom. No, it was my father. Your father? Yes. Ah, nagsimula pa pala ito sa grandfather, sa father mo? Yes, yes. I see. And then natuto na lang si mother sa kanya? Yes, natuto na lang si mother. Si mother naman ang nag-umpisa ng local production. Ayun. Teka muna, anong tawag mo kay Mother Lily? Mommy. Mommy? Ay, oo nga, ano? Mommy. Correct, correct, mommy, correct. Yes. Mommy. So, mula sa pag-distribute ng foreign films, ayun na. Nakaisip na yung Mother Lily yes. na mag-produce ng sariling pelikula. Natatandaan mo pa ba yun?
Yung mga panahon na yon. Oo, kasi lagi siya dun sa bahay nag-office. During that time, syempre, hindi naman maraming pelikula. So, and at the same time, she wants to supervise us. Kaya, most of the time, she works from home. Ah, wow! Ilan ba kayong magkakapatid? There's 5 of us. Bakit parang hindi ko nakikita yung iba mong kapatid? Siyempre, you know Don. Don, ay, si Don, oo. Yeah. High profile po yun. Don ng bayan yun, okay. Yes. And then my sister, Sherida. Mm-hmm. Si Meme used to produce yung Palibasa Lalaki on ABS. Yes, oo. And then she also had co-production with Douglas Quijano, MAQ. Right. Marami rin siya na-produce na local films. Right, that's 4. Who's the other si one? Si Coach Goldwyn. He's coaching for... Can I say UP? I see. Okay. So lahat pala kayo talagang active, no? Yes. Pero hindi lahat ay napasok sa pagpipelikula. I mean, but most of you did. Yeah, most of us most did. Most of you did. So naalala mo pa, ano yung mga eksena ng mommy mo noon as a child growing up? Ang mga iconic in your memory? My mom, like as a mother to us, really, she was very tutok. From breakfast, what food we eat, and our homeworks has to be done, and up to the sleeping time, she makes sure that we're taken care of, and she's tutok. And then when she got into working, so she made sure na may nagbabantay sa amin. We were under the care of my dad's sister as far as aral, but mother, when she was working, syempre very strict, kasi she came from a very disciplined family, educators like her father is the founder of Umi High School. Okay. Yes. It's a Chinese school in the Chinese community. Oo. So talagang strict si mother. Yes. Totoo palang strict si mother. Strict. Pero parang hindi ako makapaniwala na sobrang tutok niya bilang producer. Sobra pa rin ang tutok niya. May oras pa rin siya para makatutok sa pamilya. Yes. Meron naman. Wow, super talented. True. High strung. So ano sa palagay mo, what do you think is that kind of personality who would become a mother? Someone who's, she's very passionate. Passionate siya sa children niya. Passionate siya sa work niya. I mean, that's her life. That's her inspiration. Right. Okay, so tuloy-tuloy ang, yun na, pagpoproduce ng pelikula ng Regal. Ano bang unang-unang pelikula ng Regal Film? Okay, it started on 1976. The title was Kahit sa Umaga, Kahit sa Gabi. Sino ang starring doon? Orestes Ojeda, Elizabeth Oropesa. I think it was Patok, otherwise she wouldn't continue producing. Right, okay. But, sa inyo rin galing yung wholesome sa pinaka-wholesome, like yes. Ninyo Mulak. Yes, yung mga Ninyo Mulak movies, anong child star siya, ay galing sa inyo. Because that was her second movie, yung Peter Pandesal. Nung 20, diba? 15, di lima. Nagbebenta ng pandesal. Alam mo yung storyline na ganyan, hanggang ngayon pa... Tatabo pa rin pwede. Yan. O, pwedeng i-remake mo na lang, hindi ba? Pero, ikaw rin, nag-ambisyon maging child star. Right? Hindi, it was just accidental, no? Ano? Anong accidental? Accidental yan. Corina. Kasi, Elwood Perez, yung location ng shoot was in our house. And I don't know, somebody made a mistake. Wala silang na-call na who can portray a nurse for Vilma Santos. Normal na kayo? No choice. I was in the house after school and they had me convince me. And then, syempre, ganun pala yun? I know. Tapos syempre, parang I was pushed to the wall na I had to change in a nurse's uniform. I was high school then. Okay. Imagine. Pero naman talaga pinanaginipan na, uy, total naman, pag-aari namin ito, bakit hindi na lang akong star? Baka katipid sila. I was very shy, Corina. Ah, okay. Hindi ako masyadong mahilig sa ganyan. Okay. O, so, kumusta naman yung pagiging nurse natin syempre, sa pinilakang tabing? Oh my God. Siguro nag-take 5. Take 5, syempre, at least. Syempre, natukot ako si Ate V, di ba? Parang,
baka gusto na niyang tumayo sa kama at gusto na niyang tapusin na lang, di ba? At ipack up na lang. So because I was struggling with my lines. Okay. Ta inyong mga ngayon pa lang nakakarinig ng term na regal baby, yeah, dati yan ang talagang wow, regal baby yan. Sino nag-isip ng regal baby? It was mother. Ah, mother talaga. It was mother. Mm-hmm. Pero hindi naman siya nakaisip ng Mother Lily. It was Nay Loli too. Gave her that Mother Lily. Ano. Ah, si Nanay Loli? Yes. Ah, okay. Okay, so regal baby was mother's idea. So sino-sino naman ang papaloob sa regal baby? Well, I think nag-umpisa yan with Rio Loxin, sina Gina Alahar, Alma Moreno, and then nandyan na sila Maricel Soriano, Dina Bonaviga, Gabby Concepcion, Alfie Anido, Albert Martinez, William Martinez. I can name a lot, Corina. Right, baka din right. Maubos yung oras natin. Correct. Ang daming artista, ang lalaking mga pangalan. You know, I grew up with all those names, ha? Talaga. I grew up with them, but I didn't grow old with them. Ako, tumigil na ako ng pagbibilang ng 40. Okay? So, pero malalaking mga pangalan ito. At halos lahat nakapaloob sa regal. Aware ka ba noon na one of the most powerful businesses before really was regal? Yes, I'm aware naman. Yeah. At nung bata ka, syempre, nakikita mo lahat ng mga pinakamalaking artista. Anong effect noon sa bata? I was happy to see them kasi syempre they're, you know, unreachable, 'di ba, to a lot of people. So, I would get calls, so, pwede ba kami pumunta sa bahay mo? Mga classmate mo. Mga classmate para ma-meet si Gabby Concepcion, diba? Si Alfie Anido. Right. Then sa mga guys naman, si Dina Bonnevi, Maricel Soriano, Snooki. Yes. Pumapayag naman si Mother. Oh, no problem. Nagdadala ka talaga ng mga swerte naman ng mga classmate yes. mo. Yes. Ha? At nililibre mo pa sa sinihan. Tama. I'm sure. Di ba? Pag mayroong bagong pelikula. Pagpalabas lang namin. Right. So, did you have personal favorites? I know Maricel Soriano became one of your best friends. True. Di ba? Yes. So, pero sino yung parang idol-idol mo noon? Oh my goodness. Sino ba? Vilma Santos, of course. Yes. Nora Honor. Diba? So, yeah. And then, of course, kasi medyo same age na kami ni Maricel Soriano, Snooki. Correct. Mm. Pero nako ha, kasing tanyag ng mga artista ng regal ay si Mother. But growing up, talagang kilala si Mother Lily as mercurial and funky. Funky, I think, is the word for it. Parang hindi mo alam kung anong direksyon siya manggagaling. How was it for you na may reputasyon siya? No, kasi Corina, you know, my mom, she doesn't stop eh. I don't understand something she would have. She could produce like 60 movies in a year. 60? 60. Sometimes like 56. Halos every week we have a showing. Every week we have a showing. Huh? Yeah, she doesn't stop. Parang wow. Anyone na lang who talks to her about a concept of a movie, ganon. O sige, gawin na natin. Totoo? Yes, and you know, she's known for that. I mean, she had discovered a lot of directors, not only artists. She has given a lot of work to a lot of writers. Right. At saan, sabi mo ng anim na po na pelikula sa isang taon, ilan doon ang blockbuster? Corina, I wouldn't know. Ah. They go so fast. So, kasi, I'm sure not everything, you know, every movie was a blockbuster. I don't think so. But there are good blockbuster movies, di ba? Na in between those. So, kumbaga parang halos lahat na ng industriya sa inyo nagtatrabaho noon. There were other production companies, Corina. Wow, ang daming naturuan, ang daming na-develop, di ba, dito sa regal. Yes. Parang, do you think it's one of the, parang, that's the extension of the golden era. Yes. Of the entertainment industry, yes. Ano? Yes. Pero naman kasi yung casting, no? Yung mga casting talagang nagkaroon ng layers of generations. Yes. So, ideya din ni Mother Lily na pabalikin yung mga Sampaguita stars. Yes. LVN stars, yes. Right? Yes. Sino yan? Eddie Gutierrez. Nagtitinda noon ng kaldero sa Amerika, pinabalik. Yes.
Okay, mga sino pa? Susan Roses. Susan Roses was already here, but that was the pairing that she really wanted for them to be together in movies. Family movie oriented naman. Ah, okay. Ba't naisip ni mother yun? Paano niya naisip na ipasok yung mga poste na yan? Kasi ano siya, movie fan. She was a movie fan. Lagi niyang napapanood yan. So, so, gusto niyang ibalik. Correct. Yung mga inday-inday sa Balitaw, mga... Ayun. So, may yung luma hanggang bago. Yes. Kahit si Nida Blanca. Mm-hmm. Anak ni Waray, anak ni Biday. With Maricel Soriano and Snooki. Correct. As part of the movie. Ay, ang ganda nun. So, combination of the 60 stars to the 80s, right. Yes. Talagang nag-iisa yung Mother Lily. Ang dami niyang nagawa para sa industriya. Pero syempre, ayun na, kailangan ng magpalit ng kabanata. O ayun na, yung pagpapalit ng kabanata. Pero bago nangyari yun, takbo muna itong isang ito sa Amerika. Yun, yung buhay mo sa Amerika. Would you say malaking bahagi yun ang buhay mo? Well, definitely. Kasi I learned a lot. Correct. Kasi... Ay, gusto namin malaman kung ano yung mga natutunan mo sa Amerika. I'm living on my own. Right. Diba? So, parang time is very important. Teka muna, huwag mo muna ikwento lahat. Oh. Eh, magbabalik pa tayo, sandali. Diyan ka lang. Ang tagal ng naging buhay niya sa Amerika, siyempre hindi na natin tatanungin yun. Hindi na natin tatanungin yung talagang bakit, ba't siya umalis ng Pilipinas. That's all in the past. Okay. Pero, doon mo nahanap ang a very important part of yourself, right? So, ano yun? High school? Eto, nandun ka na. No, I was there, college. College. Okay. I was in a university. Bakit ka napunta sa mga numbers? Kasi bobo po ako sa math. Nagugulat naman ako dun sa biodata mo, yung mga pinagtrabahuhan mo, puro mga big time na mga kumpanya pagdating sa pera. Well, because diba? That's something that is parang uso that time, di ba? That you graduate from business at the same time with counting. Because it was, I graduated, my degree was business information systems. So it's a combination of business computerized at the same time computer, using computer. Then at this, I also did management, decision science. Ang tawag dun, decision science naman. Kaya kailangan magaling sa math. Ayun, kaya ka na po, enjoy ka naman. Yes, of course. Oo. That experience living abroad on my own, it was a challenging part of my life. But of course, I took it as in a positive way. Mm-hmm. Diba? So, hindi naman ako parang I was a bum or what. I really worked. On your own? Yeah. Alam mo, kakaiba yun, ha? Big time na big time ang pamilya mo sa Pilipinas, pero ginusto mo na suportahan mo ang sarili mo. Because maybe that's how we are. Even my sister was like that. Now we like the independence. Even though you make mistakes, as long as you get up from it, you know, the experience is a better way to learn things. Bakit sa palagay mo? Kasi strict si mother. Yeah. At saka si father dito. Tama ba? I think parang it's growth, you know? Oo. You live on your own. Oo, you grow on your own. You discover yourself. Correct. Pero gaano kahirap? Ang hirap nun, Rosella. Mahirap yun. Paano mo na itawid lahat yun? Planning, organizing your life. Time management. Diba? Because in America naman, if as long as you know how to do that, everything seems to be easy because everything is very accessible. Sa bagay, ano? Mm. Saan ba? California ka ba? San Francisco. So medyo urban, madali ang buhay kung marunong ka. Yes. Diba? Especially you need to drive, di ba? Ah, nagmamaneho ka rin. Importante yun. Yes. Lalo sa California. Yes. Right. So, gaano ka katagal doon? 21 years. Wow! 21 years! Mm-hmm. Ang dami mong natutunan. Sa inyong magkakapatid, ikaw lang ang talagang sumabak sa buhay ng ganun. Saan? Sa... Yung mag-isa ka lang. Oh, yes. Ako lang. Ikaw lang. And for that long, right? Yes. Oo. Pero habang nandoon ka, meron ka pa rin partisipasyon sa Regan. Yeah.
kahit paano, in what capacity? That was towards the 90s when yung mga videos na uso. So there were, you know, a lot, large Filipino community. I was able to distribute the movies that we produce here in the U.S. Northern America, actually, kasama na Canada dun. Okay, okay. Pero habang nagfi-finance-finance ka, business, management, yung utak mo ba, nawala ba yan sa pelikula, sa negosyo niya sa Regal? Hindi mo naisip na balang araw, yung Regal, kailangan tumulong ka na rin? Hindi ko naisip. Because I thought I would live there, you know, until up to this age, di ba? Oh, I see. O ngayon, eto na. Paano nangyari na bumalik ka ng Pilipinas at eto na, ikaw na si Mother Roselle? Well, my mom really wanted me to come back. She said, tama na yan ha, bumalik ka na. You don't wanna grow old there, you come back here, okay? Ah, ganun lang yun. Yes. I see. Oh, balik ka naman, no questions asked. Yeah, balik naman ako. At iyon na nga, hindi naman kaagad-agad na siya ay naging si Mother Roselle. Kasi nandiyan pa si Mother Lily. Kumbaga may reyna pa rin, prinsesa lang siya noon. Malinaw para kay Mother Lily yung pakay niya na ikaw ang tagabagmana ng kaharian at ang sakit ng ulo, right? Malinaw, well, kasi my sister got married, you know, and she moved to Dagupan. Siyempre, wala na. And then my brother Don Don created his own company. Yes. And then my brother Goldwyn loves basketball coaching more than anything else. Uh-oh. Kaya no choice. Kumbaga no choice siya. Kaya siguro akong pinili niya, no choice siya. Ayun. Okay. Pero hindi ka naman, ano, hindi ka naman nagpumiglas. Parang, ay, ayoko niyan. Or, okay, I'll take up the challenge. What was it for you? I took up the challenge. Kasi, parang ano rin naman eh. I mean, working for her, for the family, it was something that I think I have to do. Oo. At the same time, I kind of liked it. Okay. Pero natuturo ba yung tinatawag na pulso? May kasama bang pulso itong style ni Mother Lily? Or she just trusts the instinct of the creators? Meron din. Pulso, importante. Because of course, matagal na siya sa showbiz, the experience that she learned. That creative a very good, you know, intuition, insights. Okay. So ano yan? Naipapasa ba yun? Naituturo ba yun? Do you also have it inborn? Wala naman. I need to learn a lot. I need to learn a lot. And I was lucky that she was at my side. And she was still, what, at her 50s during that time. So she has so much energy pa. Diba? Kaya I was really lucky to be learning side by side with her how to run Regal. Kaya pala yun, inseparable kayo, parati kayong magkasama, ano? Yes. Natututo ka na pala nun sa kanya. Okay. O sige, so ano ba natutunan mo sa kanya? Alam mo yon? Like what? Budget. Ay, oo. Budget. Budget. Correct. So kailangan talaga ang isang project, ipagkasya mo ang budget. Yes. Hands-on siya talaga sa budget ko rin. Alam mo, actually, si Mother doesn't read scripts. She can say that to you. She doesn't. Ang nangyayari sa kanya is, someone reads to her, pero makita mami at tulog na. So, okay. Ganyan, kinikwento naman niya yan. Ang kanya is important is the budget. Ayun. Eh, magaling ka naman sa mathematics, di ba? Oo. I also learned, of course. Right. So, ito yung mga bagay na nangyari. Masasabi ba natin medyo taghirap ang industriya ng pelikula? Hindi pa eh, no? Hindi ba ano pa noon, namamayagpag pa noon? That's when, you know, that year, when I got here, that's when Mano Po came out. Rochelle, bakit ngayon ka lang? At bakit ganyan na sinuot mo? Gawin pa ba natin issue tong damit ko, did she? The first one, that's when, yung Yamashita, we did Yamashita. We did Aishitemasa, nalaki ng mga pelikula. Magpipitong taon na kayo nakikipaglaban ng iyong ama.
Pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Patagat-tagat. Yung mga period movies. Diba? Special effects kahit hindi pa digital noon. Pelikula pa siya talaga, you know, 35mm films. Yes. Kaya bakit nga ba wala ng mga period movies ngayon? Ano? Yung mga ganun, ang scale. Nakakapag-training ka during those days na talagang gintong-ginto pa ang yes. pinilakang tabing noon. Kailan medyo sa palagay mo humirap? Parang naging mas mahirap na para sa mga producers ang paggawa ng pelikula. Siguro nung that time na, I think there was the time in the year 2006, between 2006 and 2012, medyo humina siya. Maybe it's because of the influx of also internet. Mm-hmm. Diba? During that time, parang, I know internet started year 2000. But then, it took a while for us to absorb that. So, yung time na 2006 to 2012, parang naging busy na yung tao, browsing through the net and all. Mas nakikita na nila yung the, you know, Hollywood movies being promoted. Diba? So, there's a competition to that. And since then, ako parang nagtuloy-tuloy na ano, yung parang naging mas madali ba? Naging mas madali ba o naging mas mahirap ba in the age of the internet at yung access ng mga tao sa pelikula para sa inyo? It's ano, it's a, there's a good way to look at it and there's a bad way also. But of course, you always wanna look, you wanna use it in a good way, di ba? Mm-hmm. So promotion. Eh, wala kang choice. Yes. You have to choice. Adapt. You need to adapt, oo. Especially now, after the pandemic. Diba? During the pandemic, parang walang sinihan. So everyone resorted to digital content as of, during their free time to watch. Diba? Kaya dun sumikat ang mga OTT platforms. Mm-hmm. Mga teleserye ng mga Korean novela, mga ganon. So, naging parang go-to entertainment na ngayon ng mga OTT platforms. Now, you have to change the way you produce movies. How to get the cinema audience go back to the cinema. Diba? Correct. So, you need to put in more in your production value. Palagay mo ba, Rosel, babalik pa yung panahon na talagang ang tao magsisiksikan at pipila talaga sa ano sa sinihan? We were hopeful. Sana, di ba? Oo. Nag-change na rin yung maraming cinemas natin. Dati kasi standalone siya, di ba? Mm-hmm. So now naging multiplexes na rin. So lumiliit yung mga capacity for each cinema. Pero marami na siya in one branch. Right. So there's so many changes. Mm-hmm. Ang dami ng evolution ng showbiz. Oh. Not only sa paggawa ng pelikula, pati dun sa platforms. How are you managing the adapting to the change? Kayo sa Regal? Well, we produce. We produce if it's for cinema, we produce cinema to have that cinema experience felt by the audience, diba? So, and then if it's for digital platform, so more on mga rom-com, love stories that we can watch. Ayun. So, anong uso ngayon? Kasi hindi ba sabi nga natin kanina parang sa pelikulang Pilipino, mauuso action. Mm. Diba? Yung mga panahon nila Rudy Fernandez, mga Ace Verhel, tapos biglang magiging fantasy, ayan yung mga superheroes, yung magiging rom-com. Ganun ba talaga ang personality ng industriya sa Pilipinas? Well, may mga trends ka that you follow and you observe, you know. But then, I still believe a good narrative can really make it pa rin. Regardless of genre. Mm. Good narrative, good production value, something that is relevant to the movie audience, the quality that they can experience. Kasi everything now, like even in restaurants, ano bang experience meron dito, di ba? Parang we always talk about, you know, how I would be an audience when I watch this movie. Matatawa ba ako? Matatakot ba ako? Ay, matatakot. Parang talagang naging forte ninyo yung horror, ano? Parang naging forte ninyo yung parang light horror, right? So, kanina pinag-uusapan natin yung Shake, Rattle, and Roll. Pero yung Shake, Rattle, and Roll, I think it's here to stay. Tapang ilang Shake, Rattle, and Roll na ba ito? Merry Christmas, children! Do you remember my name? Gary the Goat, you are my friend. I think it's the number 16.
Okay, number 16 na. Yes. Ang dami na. Eh, amano po naman. Okay, ready? Smile! Nakailang mano po na 7, and then we had the series also. Right, on TV. On TV, nakatatlo kami doon. Yun ang mga iconic na mga regal, eh, no? Di ba yung mga Shake, Rattle, and Roll, mano po. Ano pa sa palagay mo yung mga pelikulang nagpa-icon sa Regal Films? Marami dyan. Kasi alam mo, di ba my mom has been criticized with producing pito-pito movies? Oo nga, pito-pito. Ayan, galing talaga yan, Regal. Meaning, ano, shot, pitong araw? Pitong araw na shoot. Okay. Oo. So, but then, that gave paved way to a lot of acclaimed directors. Even the movies that were made and the scripts that were written were really award-winning naman. Bakit ba napunta sa pito-pito ang paggawa ng pelikula noon? Maybe during that time, medyo hirap din ang movie industry. So my mom wanted to continue producing. So binudget niya talaga. Na pitong araw? Pitong araw. At syempre, mga artista, even the creative teams, willing, di ba? Para lang makalabas sila ng kanilang talent. Yeah. So sa ngayon, saan sa palagay mo papunta ang isang production outfit like Regal Films? Alam, ngayon kasi you cannot like not look at, you know, the different platforms. So you need to be exposed to that. You need to know ito yung market for this platform. Let's say it's an OTT platform. It's a different audience. Ganun na talaga ngayon sa digital. And then we also have the YouTube, yung mga iba-ibang digital platforms. So doon na talaga, content creation na talaga. Content creation, and you parang you curate content depending on the demographics of the platform. Of the platform? Yes. Kasi sa ngayon, talagang gagawa ka ng content, pwedeng lumabas sa channel na ito, itong channel na ito, pwedeng online lang, pwedeng, di ba? Netflix lang, gano'n, ano? So, you think ready ang Regal na sumakay sa bandwagon na yan? Yes, that's what we've been doing since nung pandemic. Kasi nung pandemic, we didn't stop. Even during the 2020, nag-shoot pa kami ng pelikula with Chito Ronio. Wow! Yung ang mga kaibigan ni Mama Susan. Oh, punta na ako sa taas. Gusto mo makit? Hindi! Sa kwarto. Meron ikaw doon, sabi ni Kuya. Which is, you know, sold to exclusively to an OTT platform. And then we also shot that one of Lovipo and Carlo. Hindi ka ba nangilungkot? Wala kang kayakap, tapos wala kang ka-text na good morning, good night, I love you, at saka, oh, nang kinain mo na, kumain ka na ba? Na it became a branded movie in one of the platforms. So we did not stop producing. Oh. And then the first Mano Po series that came out on the network, right, that was shot also during the pandemic. So nung January 2022, may pinalabas kami. So proud ka naman na even throughout those hard times, ang Regal ay namayagpag pa rin. Yes, yes. Oo, proud ako na, you know, saying it was hard to produce during the pandemic because of the protocols. And di mo alam kung saan ka, mamimili ka pa ng location, who would let us shoot? Kasi syempre everyone's so scared of, you know, spreading the COVID, diba? Right. Today, ano sa palagay mo ang pinaka mahirap na bahagi ng pag-produce? Producing for the cinema. For the cinema. Yes. Kasi syempre, gusto mong maganda kasi malaking screen. Yes, plus of course the affordability of going to the cinema is more expensive now. Oo. Because the cost has gone up. You know, electricity, lahat has gone up. Even for the cinema operators, it has gone up. Right, so, right. Talagang, you know. Ayun. Pero parang iba pa rin, ano? Iba pa rin sa big screen. Yes, iba pa rin. Nag-ano na ba? Parang bumalik na ba? Nag-normalize na ba ang movie-going public to the cinemas in any other part of the world? I would presume, yes. I think in the U.S., it did. Oh. In other countries like Indonesia, it did. Oo. In Thailand. But not as big as before. Or naabot pa rin? Naabot naman. Ah, naabot pa rin. So may there pag-asa pa? Oo. There were movies na, I mean, you know, unexpectedly surpassed even the superhero movies in the U.S. Oh, wow. So meaning? Pwede ba sabihin? Barbie. Oo. Regal is here to stay.
60 years, pero andiyan pa rin talaga siya. Pero nag-iibang anyo, ano? At kakayanin mo yon. Kakayanin mo yon under Mother Roselle. Lika, Corina, wow! Come here. This is the Regal Studio. Wow. Ano naman, ang ganda naman ng bahay na ito. This used to be Nora Honor's house. Nora Honor used to live here. Bahay to dati ni Nora. Yes. Na binili ni Mother. Yes. Because? I think that time, it was for sale. Ah, okay. Ay, nako, si Guy, Ate Guy, mahilig sa bahay, di ba? Kilala siya ng palipat-lipat-lipat. Yes, yes. Ayun, so ito yung isa sa mga, na medyo nagtagal siya dito. Oh, matagal siya dito. Ah, okay. Itong piano na ito. Oh. Maraming kwento ang piano na yan. Yes. You know, at bakit puro picture ni Mother Lily? Kasi? Well, she loves taking pictures with celebrities or with her artists like Chris Aquino, Gabby Concepcion. Talagang gusto niyang may picture siya together. Ah. And alam mo ba may kwento dito sa piano na to? Okay. Nung one time na nag-shooting dito, na sa labas pa, papasok dito, biglang natigil because she was playing her, playing piano. Nandito pa rin siya? So siya ang cause of delay? Cause of delay. Mahilig kasi naman, hanggang ngayon, di ba nagpa-piano pa si Mother? She has 3 grand pianos. Oo. And then she would check that every week to make sure na naka-tune sila. Talaga? She plays every week. Ibang klase din naman yung mother mo. Ang mother ng bayan, si Mother Lily. Isang concert pianist pa! Yeah. Imagine! At ano naman itong mga award na ito? Ayun. Well, these are from different award-winning bodies, no? So, these are the movies that she won as best picture. And I think one of those are Sister Stella L. Ay! Masasabi mo bang one of your favorites ang Sister Stella L? Yes, of course. Iconic! Yes. Oo. Ano pa? Mano Po. Mano Po, syempre. Ayun. Ano pa? Relasyon. Relasyon! Sa inyo din yun! Eh ano pa nga ba? Lahat naman yata Regal. Ang mga panahon na yun, di ba? So, wow. Hindi na mabilang. Nabilang nyo na ba lahat ng mga awards? No, there are more. Marami pa dun. Ang dami pa. Nakatago. Meron din sa house niya. Correct. So, itong house na ito, Roselle, ginagamit din talaga itong ngayon? Parang set. Yes. Location. Yes. Like for what movies or what TV shows? Well, we TV did a shows. Lot na kasi it can change naman eh. So, the most recent was Mano Po. Ah, kaya pula. Ha? Kaya pula ang kulay para sa Mano Po. Okay. Here are more of the favorites. Ano ang pinaka sa'yo? Distinguished dyan? Siyempre mga Urian, Metro Manila Film Festival, FAMAS. Oo. Film Academy. Anong mas importante? Yung kumita ang pelikula o manalo ng award? Siyempre pareho. Ay, ang doyo. You wanna have it all. Of course, diba? But ganun. Because, Kailangan pareho. Tumpak. Kasi pag hindi, paano ka pa makakagawa ng award winning kung lugi ka naman? Tama, Okay, so those are some of the favorite movies of all of Regal's time. Pero, sa mga hindi pa nakakaalam, meron silang isang sikreto. Oh, di ba sikreto daw? Alam mo, gusto ko itong suotin. Gusto ko suotin ang Regal kamison. Sige na, try it. Ha? Bigla kang You know what? Gusto kong sumikat. Gusto kong sumikat. Sikat ka na. Gusto kong sumikat na kahit na 40 years old na ako, magsusuot pa rin ako ng kamison na ito. Ayan! Ito po yung kamison na sinasabi at kinikilala ng buong industriya na kapag sinuot daw ng isang artistang babae sa pelikula, yun na ang rising star ng Regal. Tama ba ang kwento? Tama. Correct? Sino-sino na ang nagsuot ng kamison? Rio Loxin, Gina Alahar, Sherry Hill, Lorna Tolentino. Aba! Claudia Sobel. Tina Bonnevie. Wow! Itong kamison na ito ay merong dalang something. Yeah. I think so. Talagang tinago talagang nakamanikin talaga siya, di ba? So, sino naman ang nakaisip nung kamison? I think it was Mother and Joey Gosengfiao. Ah, okay. So, sabi nila, sige, pasuotin natin doon ang pasuotin. Okay, so saksi natin ang bahay na ito na pinagsusutingan ng marami sa mga naging pelikula at serye ng
ng Regal. So kilala talaga ni Rozelle up close and personal ang mga iniidolo lang natin ng mga artista. Ano ang mga alam ni Rozelle tungkol sa mga artistang ito na hindi ninyo nalalaman? Halimbawa, ayan, Maricel Soriano. Ano ang hindi namin alam tungkol kay Maria? Si Maria? Yes. Actually, akala nila mataray siya pero napakabait. Okay. Actually, we had a lot of fun times together when I was in high school. Sobrang nakasundo ko siya. Oh. Because she's so real as a person. Right, right. Diba? Walang kaplastikan. Totoo ba? Hindi ba siya nakakatakot? No. Totoo? She's very nice. Ano ang hindi alam ng tao tungkol kay Gabby Concepcion? Si Gabby, syempre crush ko yun. Ay! Crush ng bayan. Ka-schoolmate ko yan, pero hanggang tingin na lang kaming lahat. Diba? Oh. So when I first saw him, sa bahay, sabi ko sa sister ko, hey, tingnan mo, ang gwapo. Siya yung close-up boy, diba? Oo. Ay, close-up boy. Correct. And congrats, Gabby, sa iyong concert, diba, with Sharon. Anong hindi alam ng tao tungkol kay Carmina Villaruel? She started as a young star. Na-discover siya sa isang commercial. So agad-agad tinawag siya ni Mother, ang cute ng girl na yan. Gamitin na natin sa movie. So, anong hindi alam ng tao tungkol kay Aiko Melendez na ngayon ay konsehala na? Well, Aiko Melendez, kasi she came from a father who's a Regal baby, si Jimmy Melendez. Ay, pogi! Oo. So nung bata pa si Aiko, lumabas na yan sa Don't Cry For Me, Papa. Ah, in she Regal. Was still a kid. Wow! O hindi alam ng tao yon. Yes. Hindi nila alam yon. Eh si Rufa Gutierrez, meron pa bang hindi nalalaman ng tao tungkol kay Rufa? Na napakadaldal ni Rufa! Anong hindi nila alam about her? Si Rufa! Nako, baka mapagalitan ko ng mother niya si Tita Annabelle! Ako bahala sa'yo. Malakas ako kay Tita Annabelle. Well, syempre alam naman natin na naging sila ni Soren Legaspi. Yeah. Diba? Oo. Saksi ka doon. Oh, you're a witness! Okay, Rufa, your booking. Richard Gomez. Bata pa rin. Hindi naman bata. You know, he was parang almost 20 years old when he started in Regal. His first movie na naging malakas naman is Super Islaw. Superhero siya dun. Ayun. Yes. Baka hindi nyo na natatandaan kasi ang tingin nila kay Goma ngayon, di ba? Parang mayor effect na siya. Gary V. What don't we know about Gary V? Gary V started movie yung Maria came to town. It was medyo musical, kaya siya napunta rin doon with Martin Yevera. And of course, favorite ko si Gary V, di ba? I produced his concerts when I was staying in the U.S. Oh, I was still a student. I was still a student in the university. Nagpo-produce ka na? Yes, I produced his concert in the U.S. Okay. Well, panoorin nyo yung series ng concerts si Gary V. Napakagaling pa rin. Okay. So, ikaw pala nagpo-produce kay Gary noon. What about Shasha Padilla? Shasha Padilla, the big hit, Tarzan. Siya yung leading lady ni Joey De Leon. Okay. Oh, favorite leading lady siya, no? Itong si Shashing. Ano ba, matakaw ba yan? Shasha, lahat naman tayo matakaw yun sa tingin ko. Sabagay, totoo yun. Totoo yun, di ba? Si Chris Aquino, si Chris Aquino. What about from the yesteryears? Anong hindi alam ng tao about Chris? Si Chris Aquino, during the time, bago siya nagpelikula, television show. Ano pa siya, anthology muna siya. Yes. And then, kasi she actually my mom was invited by the late president Cory Aquino because they were saying that si Chris really wanted to be in showbiz. Kayo ang unang-una. Yes. Oh wow. So she made her come out muna sa television before the hits of Pito Dida. Ang laking hit ng Pito Dida. Yes, and it was a big hit. It was a big hit, you know, just like Mano Po was a big hit. Yes. Ito ba ang unang-unang Mano Po? Yes, that's the first Mano Po. Si Chris Aquino na pala yun. Yes. Oo, si Maria. This was 2001. Wow, it's a great cast. Kasama si Richard. Sige. Ano ang anecdote mo dito sa Mano Po na hindi alam ng tao? Walang Mano Po naman may pinagbabasihan ng kwento, di ba? From experiences ng mom ko as in the Chinese community.
So a lot of that story were pulled out from our own stories. Your own story? Ay, kailangan panoorin natin ulit kwento daw. Hango kay Mother Lily. 16 Shake, Rattle and Roll Extreme. Kailan ipapalabas ito? November 29. Ayun, November 29. Bakit extreme? Extreme kaming matatakot? Oh, extreme kayong matatakot. At saka we really made it exclusively for the cinemas. This is what I mean by, you know, you have mga palabas na sa different platforms. So ito talaga, we feel like it has to be a cinema experience. Ang galing naman. I really think that Regal on its 60th year is just starting. Mm-hmm. Diba? Para tayo nagsisimula ulit, right? Oh. Well, oh, hindi mo akalain, mai-interview kita. Totoo. Oh, diba? Si Rosel, nakatatanda lang po sa akin ito ng isang taon. Pero walang secret. Secret! Huwag kayo mag-google, ha? So, we are celebrating not our birthdays. By the way, kaka-birthday ko lang din. Kundi ang birthday ng Regal! Happy birthday, 60th! Happy birthday, Regal! And congratulations, Mother Lily, this is for you. Thank you. Thank you so much. Yay! Yay! Meron pa tayong pag-anon talaga, di ba? Thank you to Regal Films for all the stories, for all the movies, for the history of Philippine cinema. Yay! Thank you. Picture, please.